topic natin ngayong araw na ito ay pag-alaga sa ating mata, ilong, bibig, tenga, kasama na yung panlasa natin, ano. Kailangan alagaan natin ito, protektahan. Minsan, hindi natin pansin, may problema na pala. Pero bibigyan ko kayo ng mga guides or gabay sa pag-alaga, unahin natin sa mata. Ito ha, yung mga aalagaan natin, yung ating five senses. Unahin natin yung sa mata. Kailangan nyo na bang magpasukat ng salamin? Kailangan every 2 years ang pagpapasukat ng salamin pagtungtong mo ng edad 40 pataas. Sayang naman, kung ang paningin mo ay malabo, eh pwede naman palang maging malinaw. Minsan, nagkakaroon ng aksidente sa ating mata. Naglalakad ka lang sa kalye, napuwing ka. Madalas hong mangyari ito sa akin, napupuwing ako. O kaya natalsikan, naghuhugas ka, natalsikan ng Clorox. O kaya naman may isang bagay na pumasok dun sa iyong mata. So, pumunta lamang sa isang gripo, patuluin ng tubig at doon mo itapat ang mata mo sa running water. Ngayon, kung talagang hindi matanggal yung nakadikit o dumikit dun sa iyong mata, ipatanggal natin sa doktor sa emergency room. Number 3. Minsan ba sa iyong paningin, parang merong mga spider webs o parang yung sinusinulid dun sa iyong paningin? Malabo, nawala ng paningin, isa o dalawang mata, minsan nga kalahati lang ng iyong mata. O kaya parang may mga halo dun sa tinitingnan mong ilaw, parang may flashlight dun sa iyong paningin, tapos malabo pa sa gabi. Kapag naramdaman mo ang mga yan, maaaring sintomas ito ng diabetic retinopathy. Ang floaters kasi, yung nakikita natin sa mata, dapat unti-unti lamang ang pagdami habang umiidad tayo. Pero pag sa loob ng isang araw biglang dumami yung mga naka-float dun sa iyong mata, kailangan ipatingin mo na agad. O kaya parang may mga itim-itim dun sa iyong mga paningin, dapat yan pumunta agad sa ophthalmologist. Minsan naman, pag ang mata mo merong discharge na puti, yellow o berde, merong impeksyon, kaya kailangan malagyan na ng antibiotics. Doon naman sa sinasabi natin mga retinal detachment, pag naramdaman nyo nga yan na komplikasyon ng diabetic retinopathy, ingat ho tayo. Habang umiidad, mas maaring mangyari yan at maaaring ikabulag. So, bata pa lang hanggang sa pag-edad, dapat nagpapa-check up ng mata, sana kahit every 2 years. Ito rin, common pag umiidad na, yung nanunuyong mata. Paano mo malalaman na nanunuyo ang iyong mata? Medyo mainit, tapos luha ka ng luha. So, isip mo, dry eyes. Luha ng luha. Oo. Para kang umiiyak noon, luha ka ng luha para makakompensate dun sa pagkatuyo ng iyong mata. Yung iba, sasabi nila, parang may buhangin dun sa aking mata. O kaya parang medyo malabo at namumula yung buong mata mo. So, anong gagawin mo kapag nangyari yon? Meron hong mga artificial tears o artificial na luha na pwede nating ipatak sa buong maghapon. Katulad ng mga carboxymethyl cellulose, sodium hyaluronate, propylene glycol, yan ho. Kasi pag hindi ninyo ginamot ang inyong dry eyes, pwedeng magkapeklat dun sa inyong cornea o kaya mamamagayon at mamumula. Kaya kailangan ginagamot din. Magbibigay pa ho ako ng mga karagdagang tips sa pag-alaga ng ating mata para bata pa lang, ginagawa na natin to, pag umedad, mas less ang problema. Doon sa mga tao na mahilig mag-computer at mag-cellphone, kailangan every 20 minutes tumingin ho ng malayo. So, 20 feet ng mga 20 segundo. Kaya ang tawag nga dyan, 20-20. Tapos, lagi kong sinasabi, check up kada 2 taon. Huwag ho kayong maninigarilyo. Pag ang trabaho nyo ay nasa construction o mga chemical,
suot ho tayo ng mga goggles para hindi matalsikan ng kemikal ang ating mata. Kung kailangan na ng reading glasses, magsuot na ho tayo. Pagdating sa mga taong mahilig sa cellphone at computer, huwag masyadong maliwanag ang ilaw dun sa taas. Tapos, huwag din masyadong madikit o malapit dun sa iyong computer. Yan, kailangan distansya at i-adjust mo yung distance ng iyong computer. Eh kung kailangan mo nga laging linisin ang screen ng cellphone at computer mo, gawin mo yan. Kailangan din masustansyang pagkain. Lalo na yung mga vitamin A, C, and E. Dagdagan mo na ng mga lutein, tsaka zeaxanthin, beta-carotene. Kailangan yan ng ating mata. So, saan mo makukuha yan? Yung mga berdeng gulay at tsaka yung mga red-orange gulay at prutas. Dun sa mga kailangang lumabas, mag-sunglasses. So, kasi yung ultraviolet rays, A, and nakakasira ho ng ating mata. At ito ho lahat kailangan inaayos natin habang maaga pa para kapag tayo ay umedad, hindi maging problema ang paglabo ng mata. Pumunta naman tayo sa ating tenga. Dalawa ho ang trabaho ng tenga natin, pandinig at balanse. Paano pangangalagaan ang ating tenga? Kapag merong sobrang lakas na noise o ingay, ibaba nyo ang volume. Katulad ng mga radyo, TV, iPods. Kung pupunta kayo sa mga events na may malalakas na sound system, baka kailangan maglagay tayo ng earplugs. Kung ang trabaho nyo naman ay sa napakaingay na lugar, kailangan din ho na maglagay ng earplugs. Ang tenga para sa balanse, para hindi tayo matutumba. Kaya kailangan nating ingatan ang ating tenga. Ano ba ang mga pag-iingat sa ating tenga? Sasabihin, anong pwedeng kainin, hindi pwedeng kainin. Bawas ho sa maalat kasi yung mga may vertigo, mas mabuti mababa sa alat ang kanilang kinakain kasi baka meron silang tinatawag na vertigo o yung Meniere's disease. Ito ho, pag umiidad na, humihina ang pandinig ng isang tao tapos pahina ng pahina. Dahil sa pag-edad, maaaring lahi at saka yung naging trabaho noon. Maaaring sa mga ininom din na gamot. Kaya merong paraan para ma-prevent natin. So nakita nyo ho, habang umiidad, mas pahina ng pahina ang ating pandinig. At saka napansin nila yung mga kabataan ngayon, mas mahina ang pandinig nila kumpara dun sa kanilang mga lola. At may impact ito sa pamumuhay natin kapag humihina ang ating pandinig. Ayaw na natin makipag-usap. Tapos, yung emosyon natin, naiinis tayo. Kasi yung simpleng pagsi-cellphone mo, hirap ka na. So, maraming apektado. Paano gagamutin yon? Talaga kailangan. Baka kailangan ng gumamit ng hearing aid. May kamahalan nga lang po. At saka, may mga therapy, yung pagbasa ng mga nagsasalita. So, yan. Yan yung mga pwede nating gawin. Ang mga problema pa, no, kapag nagkakaroon ng pagkawala ng pandinig, kailangan merong mga learning aids. Bukod dun sa hearing aids, kailangan tinuturuan sila ng mga pagbasa ng pagsalita. Ito ho problema din ng mga umiidad. Tinnitus, may ugong o ingay dun sa kanilang loob ng tenga. Minsan sabi nila parang insekto o parang may metal dun. Minsan akala mo may electric fan dun sa loob ng iyong tenga. O minsan ugong lang. Mahirap po ito pero kailangan nyong pumunta sa inyong ear doctor. Pumunta naman ho tayo sa ating pang-amoy at panlasa. Magkasama ho yun. Sabi mo, ano naman ang kinalaman ng ilong dun sa ating panlasa? Yung pang-amoy at panlasa ay humihina din sa pag-edad. Tsaka pag humina yon, hindi mo na, pag humina ang pang-amoy mo, hindi humihina na rin ang panlasa mo. Kaya, so hindi na masarap ang kinakain mong pagkain. Problema din ito kasi baka ma-food poisoning ka.
kasi hindi mo naamoy kung merong nasirang pagkain, kung panis na o chemical na malapit sa'yo. At higit sa lahat, kapag merong apoy o kaya may nasusunog, baka hindi mo na malaman kasi hindi mo na naaamoy. Mas umiidad, mas nawawala ng pang-amoy at panlasa. Ano ang dahilan? Umiwas sa sigarilyo, yung mga nanigarilyo. Siyempre, aapektado ang ating dila kapag nagsisigarilyo. Yung iba naman may iniinom na gamot o nagkaroon ng gamutan sa cancer. Pero ang pinakamaraming dahilan bakit nawala ng panlasa. Marami na hong nagtanong sa akin, ba't daw umidad yung kanilang mga magulang, hindi na nakakalasa. Marami yung ang dahilan, nagkaroon ng head injury sa ulo. So na-injure, na bagok, o yung iba naman nagkaroon ng mga Parkinson's, kaya hindi na sila makalasa ng pagkain. At iwas din tayo dun sa mga impeksyon katulad ng sipon kasi maaaring mawala ang ating pang-amoy. Kaya ingatan natin ang ating mga ipin at bibig para iwas din sa mga iba't ibang impeksyon. Yung mga may polyps, sinus infection, at nasabi ko nga sipon, nakakawala ng pang-amoy, gayon din ng panlasa. Diba kapag may sipon kayo, wala rin kayong panlasa. Hugas ng kamay para hindi ma-infeksyon. Toothbrush, floss, tapos tongue cleaner, napaka-importante ho nun. Kailangan iniingatan din natin ang ating tongue para sa ating panlasa. Tsaka problema din ng umiidad, kailangan yung pagkain, ninunguya maigi para lumabas yung lasa ng pagkain. Kasi napansin nila, bakit nagkukulang ng nutrisyon o ng mga kailangang bitamina at mineral ng mga matatanda? Kasi tinatamad silang kumain. Bakit? Kasi walang pang-amoy, matabang ang panlasa, hindi na lang sila kakain. Tapos pag mahina pa tenga, hindi sumasabay sa mga taong kumakain. Pag umiidad, problema din, dry mouth. Kaya kailangan panay-panay ang or every 15-30 minutes mag-sip ng water, palagok-lagok ng tubig, iwas ho sa alak, huwag na hong manigarilyo, pwede ho kayong mag-chewing gum. Tapos, bakit i-avoid natin yung maalat? Kasi hindi mo alam na sobrang alat na pala, baka napaparami ang iyong salt. Pwede rin ho yung mga humidifier pag natutulog. Yung mouthwash, iwas dun sa alcohol-based para hindi masira yung dila at yung panlasa. Tsaka sabi nga, mas gumamit kayo ng mga pangpalasa dun sa inyong pagkain. Yung mga paminta, bawang, sibuyas sa pagluluto. Imbes na asin at toyo ang ginagamit niyo. Tsaka isasabay nyo yung mga may edad sa pagkain para mas ganahan sila kumain. Yan. Herbs and spices, pampalasa. Gayon din sa mga sabaw, mas maganda. Lagyan nyo ng pampalasa yung sabaw nyo imbes na regular water ang ginagamit dun sa sopas. Tsaka ito tip, para daw mas lumabas yung panlasa, pwede kang mag-candy ng lemon o kaya yung water mo, lagyan mo ng lemon. Mas nagiging malasa ang pagkain kapag ginagawa nyo to. Maaari nyo pong subukan. Tsaka kailangan pagandahin nyo yung setup ng kinakain ng mga may edad para mas ganahan silang kumain. Eh sabi nga, kung pwede, kung nagluluto, ipaamoy mo sa buong bahay para mas ganahan din kumain ang ating mga matatanda. So sana alagaan ninyo ang inyong 5 senses habang bata kayo para pag edad nyo, maayos pa ang takbo nito. Salamat po.